So, kamusta po? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, sa vlog po natin, pag-uusapan po ulit natin yung sagot ni Mr. Attorney Libayan na talaga pinagpipilitan niya talaga na walang irregularities sa diploma or sa degree ni Manny Pacquiao. And then, sumagot pa nga po siya na sinasabi niya pa nga po na presumption of regularity po ang dahilan kung bakit valid ang diploma ni Manny Pacquiao. Pero nung pinanood ko po ulit, siguro tatlong beses ko pong pinanood yung video ni Mr. Libayan, hindi po presumption of regularities po yung nakita ko. Presumption of irregularities po yung nakita ko doon. Explain ko po mamaya yan, ha. Na syempre, si Mr. Libayan, medyo na-balljack po kasi ng konti. Medyo tinamaan yung ego. Kasi yung sinabi po ni Mr. Libayan nung una is, graduate si Manny Pacquiao. Kasi dumaan siya ng ETA program. Yun naman pala, hindi naman pala registered ng CHED, yung UMAC, para magbigay ng ETAP or acceleration program. So medyo na-balljack siya doon. At saka papakita rin po siguro natin sa vlog na to kung paano ko nakita yung contradiction ni Mr. Libayan just to prove his side na tama siya. Kasi alam mo yan na may nakita kong contradiction Okay, siguro ito po, bago po tayo magsimula, sasagutin ko lang po si Mr. Libayan. Actually, nagulat nga po ako Bakit pa siya nag-comment doon sa vlog ko? 800 views nga lang yan. Pinatulan niya ako. Nagulat niya si Attorney Aboy, bakit pinatulan ako? Oh, by the way, ito, sagutin na natin. So, ito po yung comment po ni Mr. Libayan doon po sa aking maliit na channel, sa aking sobrang konting viewer na vlog. Okay? So, ikaw na, magdidesisyon kung valid yan dahil sa research mo. Yang mga ganyang bagay, valid yan hanggang declared null and void sa tamang tribunal. Yang tribunal na yan, pag-uusapan po natin yan, ha? Yung sinasabi niyang tribunal, okay? Hindi ikaw ang magsasabi. Okay, parang ang lakas ng Dunning-Kruger effect dito. Actually, patola talaga siya, no? So, ito mga kababayan, ha? Yung sinasabi ni Mr. Libayan na may signal ng Dunning-Kruger effect sa... Dyan, sa vlog ko na yan. Siguro ako yan, kasi nag-comment siya sa vlog ko, siguro ako yung pinapatamaan niya dyan. Ito ha. Ako kasi sinasabi ko na bobo ako sa batas. Hindi ko sinasabi na magaling ako sa batas at mas magaling ako kay Attorney Libayan pagdating sa batas. So paano magiging Dunning-Kruger effect po yun? Ayun ang sinasabi ko. At saka may mga kasama po tayo sa advocacy natin na anti-scam na mga abogado. So syempre pag nagbibigay sila ng advice sa atin, so yun talagang tinatanim ko talaga sa utak ko yun. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na mas magaling ako kay Attorney Libayan dahil sa mga advice ng mga abogado na kasama natin sa advocacy ng anti-scam at saka dun sa mga nababasa ko online. Kasi ganun po yung Dunning-Kruger effect po. Yung meron kang nalalaman na konti pero pakiramdam mo ang galing-galing mo na. Pero ako po, ilang beses ko pong inamin na hindi ako abogado, bobo ko sa batas. At yung binibigay ko lang pong minsan mga opinion pagdating sa batas is ito lang po yung mga nakita ko lang po na experience ko based doon sa mga abogado na nagbigay ng mga advice sa atin. So hindi po Dunning-Kruger effect 'yon. Hindi ko alam, medyo ad hominem na ng konti ito para sa akin. Okay. Parang maling birth certificate 'yan. Mamaya sasagutin natin 'yan. Parang maling birth certificate. Tama pa rin 'yan hangga't hindi sinasabing mali ng tamang tribunal. Ha ha ha. Ito. Yung tamang tribunal na 'yan. Tatanungin kita dyan, Mr. Libayan, ha? Yung tribunal na sinasabi mo na yan, ha? Okay. So, sabi ni Mr. Libayan, presumption of regularity tawag doon. Maraming makukuha sa research, pero iba pa rin ang aral. Okay. Dito po, maganda po yung sinabi ni Mr. Libayan dito. Ang sabi niya, maraming makukuha sa research, pero iba pa rin ang aral. Opo, agree po doon. Pagdating po sa mga batas-batas po talaga na yan, syempre, mas lamang talaga yung aral kasi research. Kaya ka nga abogado, O, diba? Pero, pagdating sa current events, para sa akin, hindi sapat yung aral ka sa batas. Kasi kapag pinag-uusapan po natin dito yung current events, dapat po talaga, nagre-research ka, tsaka alam mo po, kung ano po yung update. O, bibigyan ko ng example na ginawa ni Mr. Libayan, ha? Ang sabi ni Mr. Libayan sa unang vlog niya, graduate si Manny Pacquiao, valid ang degree niya, dahil dumaan siya ng ETAP. O, tama yun. Agree yun. Kasi nga, alam ni Mr. Libayan yun. Dahil kasama yun sa batas. Talagang nakasulat sa batas yan na may ETAP. Ang problema po, hindi po updated, hindi po nag-research si Mr. Libayan na nung oras na ginawa niya yung vlog na yun is
meron ng contradiction sa diploma ni Manny Pacquiao. Andun na yung questions na hindi dumaan ng ETF si Manny Pacquiao. Andun na rin yung nagbigay na po ng comment yung University of Makati na hindi talaga sila accredited ng CHED para sa ETF. And oo, tama yun. May alam si Attorney Liban sa batas. Yun nga lang, hindi siya updated. Sinabi niya na dumaan si Manny Pacquiao sa ETF program. Yun naman pala, hindi siya nag-research, hindi siya updated. O, pagdating po sa current events at nagba-vlog ka, hindi po sapat yung aral ka sa batas. Dapat dito updated ka at saka nag-research ka. Sana malinaw, ha? Okay, sige. Sa unang part po ng vlog ni Mr. Libayan, kumbaga dinibank niya dito si Mr. Tiglaw. Ang sabi ni Libayan, eh, hindi naman dalawa. Actually, anim. Rin, di ba? So, yun. No, anim. Anim sa bilang ko, eh. Pero yung point ko lang po kasi dito, para lang po siguro madibank ni Mr. Libayan si Tiglaw na hindi dalawa yung accredited ng CHED sa pagbigay ng ETF program sa AB Political Science, eh binasa niya po lahat. Kasi yung nakita ko lang po kasi, yung para sa akin lang po is medyo logic na sabi ni Tiglaw is dalawa lang sa NCR. Actually, dalawa lang naman talaga sa NCR, pero pagdating po sa buong Pilipinas, lagpas sa dalawa yan. Yung nagbibigay po ng accreditation sa acceleration program sa colleges. Pero hindi ko alam eh, binasa pa rin po ni Mr. Libayan lahat. Hindi ko alam, just to prove him right. Hindi ko alam ah. Pero by the way, maliit na bagay lang po yan. O ito ah, yung sinasabi po ni Mr. Libayan na kinukompare yung diploma ni Manny Pacquiao sa Recto, ito yung sabi niyo. Itong degree ni Manny Pacquiao, peke yan. Bakit? Tignan mo, no? Yung mga diploma na inisyo sa Recto, peke, di ba? So kailangan mo pa ba na patunayan? Diba? Patunayan na hindi peke yan, ang nag-issue Recto. Para sa akin po, tama po siya doon. Hindi ako abogado ha, pero opinion ko po, tama siya doon. Kasi common sense lang naman. Bakit ba i-compare yung diploma ni Manny Pacquiao sa Recto? Kasi nga naman, yung diploma ni Manny Pacquiao is galing talaga sa legit na university, na University of Makati. Legit yun eh. Totong university yun eh. Pero yung diploma po ng Recto, is Recto yan. So sobrang magkaiba yun. Hindi ko alam kung sino nagsabi nun, kung sino dinidibank niya doon na kinumpere yung diploma sa Recto. Hindi rin naka-updated, pasensya na. Pero yung sinasabi kasi dito ni Attorney Libayan din na dapat dumaan sa tamang tribunal para sabihin na invalid or null ang diploma ni Manny Pacquiao. Ito lang po kasing tanong ko dito. Imbis po na nakakuha po ako ng sagot, nagdagdag pa po ng tanong. Anong ahensya sa gobyerno yung binabanggit mong tribunal? Kasi sinasabi mo lang tribunal. Bobo ako ha. Bobo ako. Pagdating sa ganyan, ako na dala ko nagtatanong lang ako. Pero ano ba yung tribunal na sinasabi ni Mr. Libayan na pwedeng magsabing void or invalid yung diploma ni Manny Pacquiao? Base doon sa pagpunta niyan, no, o pagdala ng issue sa tamang tribunal para ma-declare na null and void yung diploma o yung degree kapag ito nga ay hindi tama. So ano bang ahensya ang humahawak sa mga colleges o tertiary education? Di ba CHED? Ang alam ko CHED eh. Hindi ko alam kung meron pang iba. Hindi ko alam kung kasama yung DOH doon or LRTA or FDA, hindi ko alam. Pero pagkakaalam ko kasi, pagdating sa mga college degree, ang may hawak dito is yung CHED. So ang tanong ko dito, Mr. Libayan, bakit hindi mo sabihin kung ano ba yung tamang tribunal na pwedeng mag-declare na invalid yung diploma ni Manny Pacquiao? Sabihin mo kasi kung anong ahensya. Kasi medyo, sa tingin ko, medyo misleading ng konti. Kasi tribunal. So anong tribunal? Anong ahensya ng gobyerno? Ako pagkakaalam ko, CHED lang. Kasi kapag binanggit mo kasing CHED, eh another question na naman 'yon. O di ba? O paki ano lang, hindi mo naman kailangan sagutin ako eh. Hindi mo naman kailangan sagutin ako, pero nasa sayo 'yan. Yung sa akin lang kahit papaano, is makapagbigay lang naman ako ng konting input sa mga tao. Okay? Sige. So sabi naman daw po ni Mr. Libayan, okay, tingnan daw natin yung UMAC kung pwede ba silang mag-grant ng degree sa isang tao. Syempre, oo. Wala namang debate dun eh. O diba? Kasi ito napapansin ko, para sa akin medyo nagmi-mislead ka na ng konti dito. Wala namang nagsasabi, hindi ko alam ha, kung may ibang tao nagsasabi, pero sa palagay ko, ha,
sobrang logic, napaka-logical talaga na sabihin natin na totoong nagbibigay ng degree ang UMAC sa AB Political Science. Totoo, wala namang pagtatalo doon. Wala namang dapat pagdebatehan doon. Yung pinagdidebatehan po dito kasi mga kababayan, kung pwede ba talagang magbigay ng acceleration program yung UMAC using their autonomy or independence sa Makati. Ayun dapat yung sinasagot po ni Mr. Libayan. Kasi bakit mo pa binanggit kasi na ang UMAC pwede naman sila mag-grant ng diploma? Eh sino ba may sabing hindi? Pero yung tanong po kasi dito, accredited ba ng CHED yung UMAC para magbigay po ng diploma using their own acceleration program? Kasi po mga kababayan, kung sasabihin po ni Mr. Libayan na oo, okay lang yan, na tama yung UMAC na magbigay ng diploma using acceleration program dahil sa kanilang independence at autonomy sa Makati, eh dyan na po papasok yung presumption of irregularities na sinasabi ko kanina. Magkakaroon tayo ng irregularidad doon mga kababayan. Kasi ito dapat yung sinagot ni Mr. Libayan. Kung tama ba yung sinasabi ng UMAC na okay lang silang magbigay ng sarili nilang ETAP. Kasi dito po, magkakaroon po tayo ng irregularities pag sinabi po ni Mr. Libayan na oo, tama ang UMAC. Kasi ito mga kababayan, ha, kung mag-a-agree tayo sa UMAC na pwede silang gumawa ng sarili nilang acceleration program dahil sa kanilang autonomy or sa kanilang independence sa Makati, eh makakaroon po tayo ng problema doon. Dahil po, kapag ganun po ang logic natin is pwede na palang gawin ito ng ibang university, ng ibang state colleges. For example, pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, pwede na pala silang gumawa ng sarili nilang acceleration program kahit hindi dumaan sa CHED. Pamantasan ng Pasay, o state university yan, o pwede na rin pala silang gumawa ng sarili nilang acceleration program na hindi dumadaan sa CHED. So kaya nga mga kababayan, kaya nga kailangan i-accredit ang mga ganitong klaseng mga acceleration program sa CHED para hindi maabuso at ma-regulate. So kung lahat naman pala ng mga university at state colleges is pwedeng gawin yan, so irregularities na yun. So dun papasok po, yung pangontra ko lang naman, ha, yung presumption of irregularities. Kasi ito kasi lumalabas kasi dito, ha. Parang sinet aside kasi ni Mr. Libayan yung sinabi ng UMAC na okay lang na magbigay sila ng sarili nilang acceleration program dahil naka-independent sila sa Makati. Parang nag-cherry pick po si Mr. Libayan doon. Ay ito, medyo sasablayan. Diyan ka muna, hindi ka kasali. Kasi pinaka-point po kasi dito mga kababayan, hindi naman natin point dito kung nagbibigay pa talaga ng diploma yung UMAC. Wala po tayong issue doon. Kasi po university yan. Yung point po kasi natin dito, nagbibigay ba talaga or required ba talaga or pwede ba talaga na naaayon ba sa batas na magbigay ng sariling acceleration program ang UMAC nang hindi dumadaan sa CHED. Kasi ang sabi po ng Vice President ng UMAC is nakasulat daw po yan sa batas. So ayan po ang gusto kong ipakita ni Mr. Libayan. Kung totoo ba talaga nakasulat sa batas na pwede silang magbigay ng sarili nilang acceleration program dahil naka-independent sila or naka-autonomy sila sa Makati. And we have our own charter as mandated by the local government code, no? Kung mababasa niyo po yung local government code, ni-empower po ang mga local government units na makapag-create at makapag-tayo po ng kanilang mga sariling eskwelahan. Dahil nga po, ulitin ko lang po yun, kapag sinang-ayunan po ni Mr. Libayan yan, magkakaroon po tayo ng irregularidad yan. Dahil po lahat na po pala ng state colleges sa buong Pilipinas, pwede na palang gumawa ng sarili nilang acceleration program na hindi dumadaan sa CHED. Eh bakit pa may CHED? Bakit pa naglagay pa ng listahan ng CHED ng ETA program na ito lang yung mga university na or colleges na pwede nyong applyan ng acceleration program? Malino ba? Sana malino yung pag-explain ko, ha. And then ito mga kababayan, ito pa yung pinakahuli niyang sinabi. Kinumpare niya yung maling birth certificate sa diploma ni Manny Pacquiao. Another question na naman kasi po yun mga kababayan. Ako hindi naman ako naghahanap ng butas, naghahanap po ako ng sagot. Oh, okay, ha, ito. Ang sabi niya po kasi, parang maling, ito, para malinaw na lang, oh. Kinukumpara ko rin po kasi yan doon sa isang birth certificate na wrongfully issued o mali yung laman. Diba? Dahil ang NSO, no?
ang National NSO kasi dati, ang PSA, no, pag in-issue ng PSA yan, ang PSA ay meron pa rin siyang karapatan na mag-issue ng mga birth certificates dahil ito ang record-keeping body, no, na nagtatago ng mga records natin tungkol sa pagkapanganak, 'di ba? Eh di syempre valid 'yan dahil meron silang karapatan na gumawa ng ganun until declared null and void. Oh, ang sabi niya, 'di ba? Parang maling birth certificate lang 'yan. Dapat dumaan sa tamang tribunal para mapalitan yung mga maling nakasulat. So ano bang tamang tribunal po sa birth certificate? 'Di ba NSO? Kasi maling birth certificate 'yun eh. So ibig sabihin yung maling birth certificate idadaan mo sa NSO. Kasi nga naman po, yung maling birth certificate na yan is naka-record yan sa NSO. Ang problema naman po kasi sa diploma ni Manny Pacquiao, paano mo i-correct ang diploma ni Manny Pacquiao kung hindi naman registered ito ng CHED? Ewan ko. At mga kababayan, yung sinasabi po ni Mr. Libayan sa unang vlog niya na dumaan po ng ETA app si Mr. Manny Pacquiao, so dun po, mali na po siya dun. Madali lang naman sabihin na sorry, mali ako. Hindi naman kasi ako nakapag-update masyado. Akala ko ETF yun naman pala, hindi. 'Di ba kasi yung unang vlog ni Mr. Libayan, sabi niya ETF yun naman pala, hindi naman pala. Sige pa mga babayan, ang dami ko na sinasabi. O sige. Thank you po, maraming salamat po sa inyo lahat. So yung pinakabago po tayo magtapos, yung pinakatanong lang po kasi talaga dito, yung pinopoint lang po kasi ng video dito, kung tama ba, ulitin ko lang ha, bago tayo magtapos. Kung tama ba yung sinasabi ng UMAC na nakasulat sa batas na pwede silang gumawa ng sarili nilang acceleration program dahil sa kanilang autonomy, dahil sa kanilang independence. Kasi ayan ang sinabi ng Vice President ng UMAC. So kung nandyan nga sa batas yan, pakibasa lang po kasi hindi ko talaga alam eh. Anaya naman ako magtanong kay Attorney Haji at saka kay Attorney Aboy. Kasi kalokohan ko to eh. Sariling lakad ko to. O sige, maraming salamat po, Babush.